ba? Noong 1977, nakatanggap ang isang astronomer sa isang radio observatory sa Ohio State University ng isang kakaibang radio signal mula sa outer space. Sa sobrang pagkamangha ng astronomer, naisulat niya ang salitang wow na may exclamation point sa printout ng numeric representation ng nasagap na signal. Mula noon, tinawag na itong wow signal. Dahil dito, mas tumindi ang paniniwala ng mga tao sa extraterrestrial intelligence. Ngayon, alam mo na! Muli kayong nakatutok sa aming programa, Luzon, Visayas at Mindanao. Ano nga bang lagay ng panahon ang maasahan ngayong araw? Alamin natin yan mula sa weather forecast ng PAGASA. Malaking bahagi ng Luzon ang makakaranas ng magandang panahon ngayong araw. Kabilang na dito ang Metro Manila at mababa ang tsansa ng mga pag-ulan ngayong araw. Ang temperatura natin maaari itong pumalo ng hanggang sa 33 degrees Celsius. Samantala sa Tagigaraw, paghandaan yung maulap na kalangitan at mga pag-ulan ngayong araw. Ang temperatura dyan nasa pagitan ng 23 hanggang sa 31 degrees Celsius. I-check naman natin ang weather conditions sa Visayas kung saan mararanasan ang magandang panahon, partikular sa Tacloban, Iloilo, Bacolod, gayon din dito sa Metro Cebu. Mababa ang tsansa ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar at ang temperatura nasa pagitan nito ng 24 hanggang sa 32 degrees Celsius. Ano naman kayang lagay ng panahon sa Mindanao? Ayon sa tala ng PAGASA, magandang panahon ang maasahan sa Cagayan de Oro, Metro Davao, gayon din dito sa Zamboanga. Mababa rin ang tsansa ng mga pag-ulan ngayong araw. Pero laging bitbitin ang payong panangga sa matinding sikat ng araw dahil ang temperatura maaari itong pumalo ng hanggang sa 34 degrees Celsius. Kumpletuhin natin ang weather update. Kung ngayong araw maghapon ang iira lang maaliwala sa panahon sa malaking bahagi ng bansa, ano naman kaya ang weather forecast nating mararanasan sa mga susunod na tatlong araw? Narito ang tala ng PAGASA. Sa Baguio City, City of Pines, magandang panahon ang maasahan mula bukas hanggang sa araw ng Sabado. Kasabay ng mababang temperatura nito na nasa pagitan lamang ng 13 hanggang sa 24 degrees Celsius, mababa rin ang tsansa ng mga pag-ulan sa mga araw na ito. Dito naman sa Metro Manila, good weather condition tayo for the next 3 days at mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Laging bitbitin ang payong panangga sa matinding sikat ng araw dahil ang temperatura maglalaro ito sa pagitan ng 23 hanggang sa 32 degrees Celsius. Sa Cebu, good weather condition bukas, mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Pero sa Biyernes at Sabado, paghandaan yung ilang mga posibleng pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na tuwing hapon o gabi. Ang temperatura maglalaro ito sa pagitan ng 23 hanggang sa 33 degrees Celsius. Sa Davao, mainit at maalinsangan ang panahon ang maaasahan bukas at mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Pero sa Biyernes at Sabado, paghandaan yung ilang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na posible tuwing hapon o gabi. Ang temperatura nasa pagitan nito ng 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. Sa Zamboanga, good weather condition bukas at generally fair weather condition ang maasahan mula Biyernes hanggang sa Sabado. Maliban na lamang ito sa ilang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na tuwing hapon o gabi. Ang temperatura maaari itong pumalo ng hanggang sa 34 degrees Celsius. Sa mga astro enthusiasts dyan, narito na ang mga balitang pang-astronomiya na hatid sa atin ni Patrick Obsuna. Good morning, Patrick! Magandang umaga, Tricia, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Gamit ang Hubble Space Telescope at ang Gaia Satellite, napag-alaman ng isang grupo ng scientists ang sumatotal na bigat ng Milky Way, ang galaxy kung saan kabilang ang ating solar system. Lumabas sa pag-aaral na 1.5 trillion solar masses ang bigat ito. Ayon sa pag-aaral, maliit na porsyento lamang ng Milky Way ang kabilang ang mga 200 bilyong bituin nito, habang ang natitira naman ay dark matter o mga non-luminous material na nakakalat sa ating kalawakan. Importante ang pag-aaral na ito dahil pinabulaanan nito ang naunang pag-aaral sa bigat ng Milky Way at makakatulong itong mapag-aralan ang dami ng astronomical bodies sa galaxy. At malay natin, baka mahanap din sila ng planetang maaaring tirhan ng tao. Dahil walang atmosphere sa buwan, alam nyo ba na walang tunog na maririnig kahit tumakbo, humiyaw o isigaw man ang pangalan mo?
Bagamat tahimik dito, abangan naman ang nakakabighani nitong ganda. Yan ay sa ganap na 10:45 na umaga at lulubog naman ito 11:41 ng gabi. Narito ang magiging itsura nito mamaya. Pansin mo ba na parang pizza na perfectly sliced into half ang buwan? Ang tawag sa ganitong face ay first quarter moon. Ibig sabihin, isa na sa apat na quarters ng pag-ikot ng buwan sa mundo ay natapos na. At yung balitang pangkalawakan ngayong araw at abangan, ang iba pang astronomy trivias bukas. Para sa Panahon TV, ako si Patrick Obsuna. Magandang umaga, balik sa iyo, Trisha. Ngayong napamangha na tayo sa out of this world na impormasyon sa astronomiya, muli tayong bibilib sa naimbento ng isang estudyante na malaking tulong hindi lang sa pagtuklas ng mga yaman ng kalawakan, kundi malaking tulong din sa ating kalikasan. Ano nga ba ito? Panoorin natin. Ayon sa United Nations Environment Program, isa ang Pilipinas sa limang bansa na naglalabas ng kalahati sa plastic na basura ng mundo. Umaabot ito sa 6,806 tons kada araw. Kaya naman nagsanipwersa ang National Solid Waste Management Commission at Department of Environment and Natural Resources sa pagpapatupad ng Zero Waste Management Campaign. Sa kampanyang ito, hinahanapan ng paraan na mai-recycle ang mga basura bago pa man ito mapunta sa mga dump site. Pero alam nyo ba, maging sa larangan ng siyensya ay nakikiisa na rin sa Zero Waste Management Campaign? Ito ang Bamboo OTA o Optical Tube Assembly na ginawa ni Jimeline Aurelias. At ang Bamboo Mount na gawa naman ni Franche Castellon. Pareho silang kumukuha ng kursong astronomy sa Rizal Technological University. Ang retractable bamboo optical tube assembly ay isang refractor telescope na ginagamit para sa lunar observation sa mga stars and planetary objects. Dahil nagbigay inspirasyon sa akin ang mga bagay na hindi napapakinabangan at upang mabigyan ng halaga ang mga hindi na nagagamit na lens. Ang magandang dulot nito ay matagal pa bago lumipas ang pagkabulok ng bamboo. Unlike sa mga commercial telescope, pag once na nabasa, nagkakaroon ito ng chemical reaction at pwede itong mga lawang. Unlike sa bamboo naman, eco-friendly siya at affordable ang kanyang mga raw materials and portable na rin siya gamitin. Ang pagkakaiba lang sa mamahaling telescope ay mahal ang telescope na yun at ito ay mura, which is affordable nga. Then, makikita dito ang moon, stars, mga stars and planetary gaya ng Saturn, Jupiter, and Mars. Basically po kasi talagang ang unang pumasok lang talaga sa isip ko nun is yung sinabi ng kaibigan ko, si Krishna, yung about dun sa bamboo telescope. Tapos medyo common na kasi siya, so inano ko na baka pwedeng, ano kaya ang pwedeng similar na astronomical instrument, pwedeng ma-apply or yung bamboo, or magamit yung bamboo as a raw material. Tapos yun po yung naisip ko, yung telescope mount. Basically po, eco-friendly siya, tapos economical din siya in terms. Kasi kung iisipin nyo, di ba, bakit hindi na lang kahoy? Kasi pag ang maturity ng kahoy matagal po, hindi katulad ng bamboo na 4 to 6 years pwede mo na ma-harvest. Tapos, hindi din siya uma-undergo ng mga processes. Hindi katulad po ng metal. At saka ano lang po siya, talagang fresh from harvest, patuyin mo lang, okay na siya. Hindi katulad ng iba na meron pa komplikadong process. Ang kawayan, matibay at eco-friendly na panghalili sa plastic na karaniwang ginagamit na materyales sa OTA at mount ng telescopes. Ang karaniwang kawayan ay inaabot ng 2 hanggang 10 taon bago tuluyang mabulok, kumpara sa plastic na nabubulok pagkalipas ng 10 hanggang 1,000 taon.
ang siyensya at kalikasan sadyang magkaugnay. Kung tinutulungan tayo ng siyensya na mas maintindihan ang galaw ng kalikasan, sa kalikasan naman natin matatagpuan ang solusyon sa unti-unting pagkasira ng ating mundo. Mula dito sa Rizal Technological University, para sa Panahon TV, ako si Patrick Obsunan.